What's up mga kabutingting? Gawa natin ng video tong ano, tong Acer laptop na to. Magre-replace tayo ng keyboard. So, bisahan na natin. Actually, tanggal na yung mga screws nito. Tanggal na lahat ng ang screws nito. Ang laptop na to is ano, Acer Aspire ES14. So, yung keyboard, hindi na nagpa-function yung power button. Palitan natin to. So, ready muna natin yung ating ano, panghinang. Kasi, meron tayo rito ang kailangang bakbakin. Gawa natin ang video to. Cable para sa speaker. View ka na maingay, nagre-record ng daddy. Makunat yung ano niya. Back casing niya makunat. Ayun. Tingnan natin battery. Keyboard. So, ang keyboard niya nasa ilalim. So, kailangan baklasin talaga. LCD cable, flex cable. Tanggalin natin. Ano pa?
fan. Hindi natin ang fan. Natin ang motherboard. Meron nakakulit dito. Tanggalin mo na rin. Tanggalin mo na rin yung touchpad, kuya. Mekush-mekush mo na yan. Tanggal na. Ay. Ito kasi natatabunan siya. Tingnan na natin ito. Oops, yung ating ilaw ay yung keyboard nito guys, medyo ano, mahirap tanggalin kasi nakabaon siya, oh. So kailangan natin yung bakbakin natin kung may face mask ka ba dyan? Tingnan ko face mask. So wala kasi tayong ano, yung pinaka X. Kasi malalanghap natin yung usok. So kailangan natin yung face mask. Yung uso kasi nito masama sa katawan natin. Makikita ba? Sa natin konti. Yan. Kita? Okay. So tanggalin natin itong mga naka dikit sa ano, keyboard. Yung mga yan ang pinaka-lock ng ano, eh, ng keyboard, eh. So hindi natin to mabubuksan. Hindi natin makukuha ang keyboard pag hindi natin tinanggal yan. Yung iba gumagamit ng grinder dito. Yung iba naman, ganito lang ginagamit. Panghinang lang. Soldering lang. So depende sa inyo kung ano yung gusto nyo gamitin. Ngayon ang mga
brand nyo na mga laptop, lahat ng keyboard nakabaon eh. Di gaya ng mga old model. Madali lang siyang makuha. Ngayon talagang pagtatrabahuhan eh. Kaya mahal po talaga ang singil ng ano, replacement ng keyboard, lalo na yung mga ganito. Kasi talagang pagtatrabahuhan mo. Okay, good to go na tayo. Simulan na natin siyang bakbakin. So, sikwatin nyo lang yan mga kabutingting. After nyo siyang sinisikwat lang naman yan. Okay. Kailangan pala natin itaas itong hinge niya kasi yung maharang eh. So guys, kailangan linisin muna natin itong ano niya, frame ng keyboard kasi maraming ano yun, yun. So, ito po yung bagong keyboard natin. Magpakulo muna tayo ng ating ano. Lang ah, hanapin ko lang muna yung aking ano, glue gun. Glue gun lang gamitin natin para mas mabuo. Ito. Gamitin natin yan, dahil balahibo. O pwede rin naman to, ito yung gagamitin natin. Pang ano, instead na ibalik natin yung dati, yung tinanggal natin ng mga nakadikit sa keyboard. Yan na lang ilagay natin. Glue gun na lang. Pwede naman yan. So ito na yung keyboard. Muna natin siya kung pareho. Ito yung sira. Oh, saba. Tagal isang. Ito yung sira. So, ito yung... Ay, ito yung bago. Ito yung sira. Check natin kung pareha siya. Pagpatungin mo lang, okay na yan eh. Yung tsura niya. So, same na same yung butas niya. Parehong-pareho. Yung flex cable, tingnan natin kung parehas. Parehas din naman. So, tingin ko okay na to. Kabit na natin to. Kabuting-ting. Sabit natin yung mga tanggal na ano. Pwede na muna natin itong yan, no? Ito muna isaksak natin para yung mga paligid niya. Kasi medyo mahaba pa naman yung ano niya, yung mga plastic. So, painitin lang natin yung panghinang natin, yung soldering natin. Pag mainit na din, so, yung keyboard natin, brand new yan, ha? Brand new yan. Galing yan kay, ano natin, supplier. So, pinalalamove ko na lang yan para mas mabilis.
masyadong mainit. Pero try natin yung mga katunaw na. Ito lang ang pangit dito pagka nag ano eh. Kasi mabaho yung amoy niya. Pati ka nag-ano? May face mask ako, nakalimutan ko ikupit kanina. So kailangan mo talaga rito mag face mask kasi amoy ano siya, amoy sunog na goma. Pagka ganito ginagawa natin. So yun, check muna natin kung nakaangat ba siya o hindi. So hindi siya lapat, hindi siya nakalubog. Ibigyan na lang natin siya ng glue stick. Glue stickan na lang natin. Kasi yung ano ko. Para bumaba siya. So ito, nakataas din siya. Kailangan ito nakalapat eh. So yung the rest naman mukhang nakalapat naman siya. Pero check pa rin natin para sure. Naka-record ako ha. Dinig kayo dito sa recording ko. So pasensya na kayo mga kabuting ting at ang mga anak ko eh mababait to eh.
na lang gamitin natin. Glugan na lang gamitin natin, mga tropa. So, dapat meron din kayong ganito. Mura lang naman yan, mga kabutingting. Kayang-kaya nyo bumili ng ganyan. Tapat natin itong ilaw para kitang-kita natin yung mga pinag-tanggalan natin. Wala na kayong klase, kuya. So, painitin muna natin habang nag-aantay tayo. Double check na rin natin to. Yung testing natin ito after na lang natin maikabit. Pero, sigurado naman ako dito working to. Wala pa akong nabiling keyboard na nagma-malfunction sa ano ko, supplier ko. So, okay na. Ngayon, ang gagawin naman natin. Easy, babalik na natin yung kanyang pinaka-frame. So, ganyan ba yan? Siyempre, hindi. Medyo magaspang yung ano niya, oh. So, rinisin na rin natin. Nandito na rin naman. Ito ba talaga to? Hindi. Yan. Yeah.
siya. Pakulang natin. Malapat na yung screen, yung ano, yung board. Medyo tuyo na rin yung thermal paste niya. Linisin na rin natin. Kita natin ang bago. Pinto. Tapos pindin na rin natin itong LVDS cable natin papunta sa LCD. Okay, napakulang natin.
i-enable natin yung fan. Then Wi-Fi. I-forma lang muna natin siya. Ano pa kulang? Hindi na natin makalimutan to. Okay. Malapat na. Speaker, kabit natin. Si hard drive niya. So yung screw niya.
hard disk. Nagkabit na natin si hard disk niya. Bukan natin yung gilid. Okay. May kulang pa ba tayo? So ang gagawin natin ngayon ay ilalock na natin. Pero lagyan muna natin ito CD-ROM niya. Ito. May mga kailangan palang ikapit na screw dito. Okay, ang screw niya pala manggagaling dito sa yan. Unahin muna natin yung mga kanto kasi alam ko parang may kulang na screw to eh. Pasensya na kayo sa akin mga alaga, mga ano to eh. Mga may ingay eh. Yung bike niyan ha, tumitigas manibela niyan. Naglalak ang manibela niyan. So yun, ito na siya, mga kabuting-ting. So, this is it. Press nga natin power button, kami naman ng ano. May ilaw. Wala. So walang charge yung kanyang battery. Pakain ko rin charger.
raptor ko. May gumamit ba ng adapter dito? Hanap ko lang kabuting-ting yung aking adapter ha. Yun, mag-ira muna tayo rito. Charge natin. Ilaw. Press the power button. Ayun. Wait lang natin. Siya nag-display oh. Ayun, nag-display. Linisin muna natin itong screen niya. Then test natin kung test natin kung working yung mga keypad. Medyo mabagal yung laptop niya kasi ano eh. Ayun lang. Check natin kung working lahat yung keypad niya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Backspace, enter, UW, ER, TY, U, I, O, P. Spacebar, ROP, left and right, down, control A, control B. Okay. So working naman. Okay naman. Caps lock. Sa taas. Taas. Backspace. So, okay na, mga kabuting-ting.
Alt F4. Okay, working siya lahat. Working lahat. Pag-uwi natin yung date niya. Ibang date ngayon. October 27 na pala. 23. Time. 8 PM. Okay. So, try natin restart. Pero, disable muna natin yung ano yun. Baka magpagal tayo. Shutdown natin. Kasi yung main problem nito is no power. Ang issue niya is yung keyboard. So pag pinipress yung power button, walang ano, walang nalabas. Try nating i-ano, press yung power button. Ayan. So, ayan na siya. So, ayan mga kabuting ting. Siguro, dito ko natatapusin yung ano natin. Yung video natin. Sa mga susunod na mga ano, mga video natin, magagawa ulit tayo ng another na mga repair. Then, kung kaya pa natin, magagawa ko ng tutorial. Salamat sa ano, sa panonood nyo, sa pagbibigay ng time dito sa pag-repair natin. Again, kung di pa po kayo nakaka-subscribe, pwede po kayo mag-subscribe. Tsaka, kung meron po kayong gustong ipa-repair, pwede po kayong magpa-repair sa akin. Send nyo lang po sa akin. Kung along Manila lang po kayo, pwede po kayo magpa-palalamove or LBC. Safe naman po. Makakarating naman po sa inyo yung lahat ng ano nyo, ng ipapa-repair nyo. So, yun lang po. Maraming salamat po and God bless po. Ingat po tayong lahat.